mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Patuloy tayong magdarasal para sa lahat ng mga may sakit sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Ina. Atin din pong ipagdarasal ang lahat ng mga namayapa na, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na, ganun din po yung mga kakilala natin, kaibigan natin, at mga humihingi sa atin ng panalangin para sa mga mahal nila sa buhay na namayapa na rin. Kasabay ng ating patuloy na paghingi ng biyaya sa Diyos na makasama sa paghahanda para sa Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay sa krus. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Araw-araw na imbitasyon sa atin sa tuwing tayo ay makikilahok sa banal na misa. Linisin ang ating mga puso ng kasalanang nagpapalayo sa atin sa Diyos at nagpapahina ng ating spiritual na buhay dahilan upang mapalayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit. Upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang kabalang maibigan at lubusang napagkasama
sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito. Patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa sa inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may galak, tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupang tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po ang lahat. Magsisitayong matawos, halinang magbalik loob sa mapagtawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manunumbalik na lubos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahiriang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsam nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inaagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang nagkakalat ang hin-
nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At welcome din po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Ang paalaala daw po ay gamot sa taong nakakalimot. Ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Kaya nga, ang mga panahon na ito ay laging ipinapaalaala ng inang simbahan na panahon para tayo ay samahan o makilakbay sa ating Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, at pagkamatay sa krus. At papaano natin konkretong magagawa yan? May tatlong prescription. Lagi ko po itong inuulit. May tatlong prescription ng simbahan. Mag-ayuno, magdasal, at magkawanggawa. Bakit kailangan nating paalalahanan? Ay una na nga, napaka makakalimutin natin, lalo na sa gawaing pagpapakabanal. Ang hindi na lang daw natin makalimutan ay ang mga taong may utang sa atin. Ano ho? Whether pera o may ginawang masama sa atin. Ikalawa, bakit kailangan nating paalalahanan? Dahil bilang tao, nakurap yung ating godly nature because of original sin. Humina yung ating mata sa mga spiritual na bagay, sa mga makadiyos na bagay, na apektuhan ang ating eyes of faith. At dahil dito, mas malakas ang disposition natin na gumawa ng masama kaysa sa mabuti. Baka yung ating natura ay mabuti, lumabo yung ating spiritual eye or eyes because of the effect of sin. Kaya ayaw natin na mahihirapan at masasaktan. Ayaw na ayaw nating magdurusa. That is against our very own disposition or predisposition. Para sa atin, walang value ang bagay na ito dito sa lupa. Kaya nga ang hirap igiit sa ating sarili ang kahalagahan nito. Kaya dapat lagi tayong pinapaalalahanan. At ikatlo, upang anyayahan tayo na magbalik loob sa Diyos sa mga panahon na ito. Una na dyan, or ang step towards going back to the Lord is reception of the Sacrament of Reconciliation. Bakit naman mahalaga na makasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang passion and death? Sapagkat ito ang tamang daan, ito ang tuwid at tanging daan patungo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ito ang tanging daan natin bilang Kristiyano, wala nang iba. Tumakas man tayo, gawan man natin ng sariling diskarte para makawala tayo dyan, time will come na haharapin natin ang ating passion, ang ating death, sapagkat nakatadhana yan sa atin. Kung ngayon ay ating iniiwasan ang mga bagay na yan, darating
ang ating panahon kung saan wala tayong pamimilian, kundi sumunod sa Kanya o talikdan siya. The ultimate test or the ultimate suffering na ating mararanasan, yung tinatawag na physical death. Kaya hindi natin ito maiiwasan ultimately. Kaya nga ang mga panahon na ito ay isang paanyaya para sanayin ang ating sarili diyan. Ang mga panahon na ito ay pagsasanay upang pagdating ng ultimate test natin, which is our physical death, handa na tayo at maging meritorious ang ating mga mumunting sakripisyo nang makinabang tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Katulad ng aking sinabi, pwede tayong tumakas sa ngayon sa ganyang katotohanan. Yun nga lamang, meron itong konsekwensya sa buhay natin bilang Kristiyano. At narinig natin yan sa unang pagbasa. Sa pangaral ni Propeta Jeremias, yung bayang pinili ng ating Panginoon ay patuloy na tinalikdan ang Panginoon. Patuloy na tumigas ang kanilang puso at isip para tanggapin ang paanyaya ng Panginoong sundin ang kanyang utos. Pero anong ginawa nila? Binaliwala ito, tinalikdan. Kaya nga, anong nangyari? Ang bansang ayaw makinig ay ano? Naliko ang buhay, at hindi lang naliko ang buhay, nawala sa kanila ang katotohanan. Humina ang kanilang mata para sa mga makadiyos na bagay. Naliko ang kanilang mga katwiran dahil ayaw nilang sundin ang utos ng Diyos. Kaya binabaluktot nila ang katwirang ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ay kitang-kita natin sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita. Nasa harapan na nila ang ating Panginoong Jesus. And Jesus was doing godly things. He was expelling demons. He was healing the sick. Mga tanda at senyales na Diyos ang kanilang kapiling. Pero dahil sa kanilang pagtalikod at pagtanggi sa paanyayang sundin ang Diyos, ano ang kanilang ginawa? Pinagbintangan ng ating Panginoong Jesus na ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas o Beelzebul. Naging baluktot ang kanilang katwiran dahil nasanay na ano? Na tumanggi sa pagsunod sa Diyos dahil sa kanilang pagtalikod na yakapin ang kanyang utos. At yan ang epekto sa kanila, ang hindi pagtanggap sa katotohanang dala-dala ng ating Panginoong Jesus. Lumabo ang kanilang spiritual eyes to see Jesus as the Savior. Ganyan din mga kapatid ang mangyayari sa atin kapag patuloy tayong tumanggi sa paanyaya ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. Ganyan din ang mangyayari sa atin kapag patuloy nating tinalikdan
ang mga utos ng Diyos, hindi tayo makasusunod sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay sa Diyos. Muling pagkabuhay sa krus. Kaya nga, patuloy ang paanyaya sa atin at paalaala kung sakaling tayo ay nakalilimot na sa gawaing banal at mabuti. Huwag nating talikdan ang preskripsyon ng inang simbahan para sa atin. Magdasal, magbalik loob, magsakripisyo, magkawang gawa, at ang pinakamahalaga, magpaubaya sa Diyos upang hindi tayo maligaw at mawala sa ating patutunguhan, huwag tayong maligaw sa ating paglalakbay, at nang sa gayon, luminaw ang ating manumbalik ang ating mata o ang linaw ng ating spiritual eyes, at huwag mawala sa atin ng tuluyan ang daladalang katotohanan ng ating pagiging binyagan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan, ang iyong pangakong gantimpalaang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapat, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarating
ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa pagpapatawad namin.
sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na ang pag-ibig.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Inag-isa ng may kapag sa diwa ng pagmamahal tayo ngayon nagdiriwang ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay kung sa saan mananang pag-ibig ay naroroon ng Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuluyang maisaloob. Tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyunan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, magandang umaga mga kapiyo. Sa pagnanais naming palawakin ang documentation at pagkolekta ng datos sa ating mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, Santo Tomas, Batangas, Philippines, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon
na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Kung kayo po at ang inyong mga mahal sa buhay at kasamahan, pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho at iba pa, ay pumupunta sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, makikisuyo po kami na paki-scan ng Google form na inyong makikita sa loob at labas ng pambansang dambana at pakikumpleto ng impormasyon na aming lubhang kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa atas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong partisipasyon ay susi ng tagumpay ng proyektong ito at kami ay umaasa sa inyong buong suporta at kooperasyon bilang mga deboto ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ikatlo, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalalo ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanal na nataaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.